Humihingi ng tulong ang mga apektadong residente sa Lucena City, Quezon para muling makabangon mula sa hagupit ng Bagyong Aghon. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Ace, mainit na panahon na ang naranasan magtatanghali kanina sa lungsod ng Lucena. Natuklap na mga bubong, tumagilid na bahay, nabagsakan ng puno at sandamakmak na putik mula sa ilog. Iyan ang iniwang bakas ng Bagyong Aghon sa ilang mga kabahayan sa Lucena City. Dito sa Barangay Cota, Lucena City, nasa mahigit 24,000 mga residente ang apektado ng malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Aghon. Sa kauna-unahang pagkakataon, umapaw itong ilog ng dumakaa kaya pumasok sa ilang kabahayan ng tubig na naging sanhi ng pagbaha dito sa purok matahimik isla. Ang residenteng si Aling Linda, iniinda ang sugat sa paa matapos makaapak ng bubog sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo. Ang suot niyang damit mula pa raw noong Sabado, wala na kasi siyang maipamalit dahil lahat ng gamit nalubog sa tubig. Hiling niya ang tulong at ayuda para sa kanila. Ay, sobrang hirap po talagang ayaw ko na halos po. Gusto ko nang mamatay na hindi ko na maranasan yung paghihirap ng gagawin ko po yan. Ako po lahat gagawin yan, wala pong ibang tutulong sa akin. Ay, malaking tulong naman po yung ibigay sa amin. Yung ngayon po, ang gusto ko pong mangyari, madagdagan yung akin sa amin ng mga pang-toothbrush, saka po yung pang-dingding dito, saka po damit, saka yung mga underwear po gano'n. Talagang hindi pa po kami nakakabili. Makapal na putik naman ang tinatanggal ng asawa ni Marvina. Lahat ng kanilang gamit at mga damit nalubog din sa baha. Graduation pa sana bukas ng anak nila kaya pilit na nilabhan ang uniforme ngunit nanlulumo sa sinapit ng pamilya. Eh, siyempre malungkot. Hindi ko alam kung paano babang. Eh, mahirap nga po ma'am. Hindi ko po alam kung paano i-describe pero mahirap po talaga. Konting tulong na lang po para po sa aming mga binaha dito sa Lucena. Ay, wala na pong sapatos yung dalawang anak kong gagraduate. Ayan o, naglabaw ako ng uniform para po bukas. May iraos lang o, okay na po yun. Nakahanda namang umalalay ang pamunuan ng barangay sa mga tulong na maaaring ibigay sa mga apektadong residente. Ninalam po namin yung pangangailangan po ng nasasakupan ng Barangay Cota. Ngayon po, naghahanda na po kami ng mga food pack na ibababa po namin sa mga kabarangay namin. Kasi po, kahit kami po, hindi po namin i-expect na ganito kataas po at gantong apektado ang nangyari po sa Barangay Cota. Ngayon lang po uli na tumaas po ng ganito kataas. Pagkain, malinis na damit at mga gamit sa bahay ang pangunahing hiling ng mga taga-Barangay Cota para makapagsimulang muli mula sa hagupit ng bagyo. Sa ngayon, nasa state of calamity na ang lungsod dahil sa malawakang pagbaha at mga danyos na naitala sa Lucena City. Ang aming pong bahayan po ay mahigit sa 15% ng population ay affected. For 3 days now, halos kalahati pa po ng bahay namin ang wala pa pong supply ng kuryente. At ang iba po ay wala pa rin supply ng tubig. Ang aming pong infrastructure, gaya po ng mga eskwelahan, hanggang ngayon po ay nililinis pa po at hindi pa po pwedeng gamitin. Kaya nagpapatuloy pa po ang aming request funds operation. Kaninang umaga, namahagi rin ang GMA Kapuso Foundation ng food packs sa mga residente sa Barangay Cota. Kabilang na riyan sina Aling Linda at Marvina. Malaking tulong na raw ito para sa kanila na nawalan dahil sa malawakang pagbaha. Panawagan nila ngayon na mas marami pang tumulong sa kanila lalo pat wala silang nasalbang gamit. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng ayuda ng Lucena City sa mga apektadong residente. Ace, ayon sa Lucena CDRRMO, nakauwi na sa kani-kanilang mga tahanan ang mga inilikas na evacuees sa kasagsagaan ng Bagyong Aghon. Live mula rito sa Quezon, balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante.